guys, tayo magluluto ng ano, ng pinakbet, Ilocanong pinakbet. Ayan po yung bawang natin, luya, sibuyas, at saka kamatis. Ayan po yung recado natin mamaya. At saka sahugan ko siya ng isang buong tilapia. Ano po yan, linagay ko sa air fryer para ano, hindi masyadong mamanteka. Kasi mamaya maglagay naman tayo ng manteka para sa panggisan ng mga recado. Kaya para iwas ng ano, maraming manteka. At ito yung kalabasa. Ayan, na-slice ko na rin. At saka okra at ampalaya. At nandun na rin yung talong. Ayan po. Wala akong nakitang sigarilyas kanina kaya hindi ako ano nakabili. At ito lang muna, okay naman na yan. At saka ayan. Tama na pala yan. Huwag ko nang lagyan ng sitaw. Tama na. So, ayan guys. Umpisa na natin magluto. So, gamit ko ay wok. Okay lang kasi wala naman tayong banga dito sa mga bahay ng mga apo kaya ito muna ang ginamit ko. So, kainitin natin yung ano, kawali bago natin lagyan ng manteka para hindi siya tatalsik. Pinakbet Ilocano in my own version. So, mainit na, lagyan natin ng pating manteka lang. Pangluto lang natin doon sa pinarekado natin. Tapos, painitin natin muna yung manteka bago natin ilagay yung mga ingredients. So, unahin natin lagay guys yung luya. Yun, mainit na pala. Medyo ikisa lang natin konti yung luya bago natin ilagay yung bawang. Ikisa natin hanggang sa maamoy natin yung bango ng, ano, ng bawang at saka luya. Saka natin ilagay yung sibuyas. Ito yung ano ko, version ko. Pero yung mga iba, or minsan ginagawa ko, lahat na. Lalagay ko na lahat. Saka iluluto na, direkta na lahat. Lahat ng recado, lahat ng mga gulay, ganun kong minsan. Pero sa ngayon, ito muna ang gagawin ko. Sa sunod, gagawin ko din yun para makita nyo kung ano yung ibang way ng pagluluto ng pakbet. Yes. So yan, pwede na natin ilagay yung kamatis. Pag medyo luto na yung kamatis, saka natin ilagay yung ano, bagoong. Lagay na natin yung bagoong. Ito yung gamit kong bagoong binili ko kanina. Kasi dito sa Hong Kong, wala naman yung talagang ginagawa natin sa Pilipinas na sarili natin bagoon. Ito, bago naman. Ay, medyo na sobrang kuyatang bagoon. Pero okay lang. Kasi yan na yung pang sabaw natin sa kanya.
Kaya, ayan guys. Medyo, ayan, mag-isa-isa konti yung ano ba po. Saka natin ilagay yung ano, kalabasa. Kasi itong kalabasa, mas mahirap iluto kaysa mga ibang ano kulay. Kaya, anuhin natin yan. Iluto natin at least 1 minute bago natin ilagay yung mga ibang gulay. So, takpan natin muna. So, ayan, after 1 minute, tignan natin. O, ayan, napulo na siya. So, ilalagay na natin yung ibang gulay natin. Ito. Ang talong, inihiwa ko bago ko ilalagay. Pag ilalagay ko na pala, saka ko ihiwan. Para hindi magano magiba yung kulay. Para ganyan pa rin. Kasi hindi na masarap pag nag-brown na eh. Parang nawawala yung vitamina niya pag gano'n. Kaya, hiniwa mo ng matagal. Yung mga iba nga eh, hinihiwa nila pag gano'n bago nila hugasan. Mali po yun. Hindi po yung tama. Saka ito, itong ampalay at saka ano natin, okra. So, lalagay na natin lahat. Ayan. Ayan po. Then, maglagay po tayo ng ano, ng konting chicken powder, chicken powder para may ano, may lasa naman. Kasi walang karne ito na ano ilalagay. At saka yung tilapia mamaya, i-ano ko lang kasi, ibabaw ko lang. Tulad dito. Pero yung mga iba, or talagang ginagawa ko din naman, himay-himayin ko kung minsan. Pero sa ngayon, hindi ko ilalagay na himay-himay. So, gusto ko yung ano, buong tilapia. So, takpan natin at saka balikan natin after ng 10 minutes. 10 minutes lang yan, guys. So, yan. So, after 10 minutes, bisitahin natin kung ano na yung nangyayari sa loob. Ayun! Wow, sarap! So, kailangan natin ihalo para magkaroon ng lasa lahat ng mga gulay na nilagay natin. Ayan. Ayan. Tapos takpan natin ulit at ilagay natin sa pinaka low na ano na apoy para iluto pa natin ng 5 minutes. Ayan. So balikan natin after 5 minutes then okay na yan guys. So ayan, balikan natin after 5 minutes then ito na po. Yun. Wow, sarap! Ayan. Okay na siya. Luto na siya. Perfect. Ay, bago natin sabihin pa lang, perfect. Kailangan natin tikman muna. Kung yung lasa niya. Tama ba? Sarap. Tamang-tama. Saktong-sakto. Gustong-gusto ito ng mga ano, mga Ilocano. Kahit hindi Ilocano, basta ako yung nagluto, gustong-gusto nila. Lalo na sa boarding house, ako pinag-aagawan yan. Promise. So, ayan na guys. Tapos na yung pagluluto natin ng ano, pinakbet. And I hope na nagustuhan ninyo yung video ito. And please subscribe LJ01 Vlog. And
God bless us. Thank you.